road na to ay papunta doon sa lupa namin doon. Peace road na pala siya, oh. Ayan. Maganda, pupunta ako doon sa lupa namin at titingnan ko kung anong nangyari doon sa lupa namin. Hello mga kababayan, nandito ako ngayon sa Narantan. Tingnan ninyo yung beauty ng Narantan. Ayan guys. Ayan, oh. Ayan. Ito, ibang road ito. Papunta doon sa bahay ng tiyo ko dito. Mayroon silang bahay dito. At ako naman guys ay papunta doon. Ayan, papunta ko doon. Yung doon sa lupa namin. So, nandito ako ngayon sa office ng ward ng Narantan. At saka nagbayad ako dito ng tax. Ayan, nagbayad ako ng tax para sa lupa namin. So, siguro mga 10 taon na, ano lang ang binayaran dito, mga 1,105 rupees. 1,105 rupees guys. Ito, maganda siya, di ba? O, tingnan nyo, ang ganda ng view. Ang ganda ng view dito sa Narantan. So, let's go guys. Samahan nyo ako pumunta doon sa lupa namin, okay? Dito ako sa opisina, nagbayad ng, ito yung opisina nila dito, ayan. Ayan, dito yung office guys. Nandito ako sa office ng Narantan. Pababa tayo guys, tingin tayo dahil baka mahulog tayo. So, ito yung babayaran ng car. Dito. Ayan guys. So, dito tayo sa, ayan, Budanilkanta Nagar Palika Ward number 4. So, nandito tayo guys sa Budanilkanta Ward number 4 ko Baki Kalay. Ayan. Bayad tayo ng jaga tax. Ayan. So, ayan guys. Pupunta ako doon sa lupa namin. Itingnan natin kung ano ang nangyari doon? Baka may nagtatanim ng corn o whatever. Kung anong tinatanim nila, bahala sila doon. So, nandito ako sa Narantan. Ayan. So, see you later guys. Bye-bye. Nandito na ako. So, nandito na ako guys. Magbibideo. Papunta sa lupa namin. Sa daanan guys, itingnan natin. Kasi mahal na daw pala ang lupa dito guys. Nagkakahalaga na ng 45 lakhs, like 4.5 m na daw yung lupa dito guys, per ana. Hindi ko alam kung sa square meter ilan, magkano yon guys. Basta yon 9 ana yon. Pupunta tayo guys, sandali lang, samahan nyo ako. Bye, see you later. Yan guys, nadahan-dahan lang tayo guys sa papunta sa lupa namin dahil hinahawakan ko yung manibila, isang kamay lang guys. So yan. So dahan-dahan lang tayo papunta sa lupa namin. Total wala namang gaanong sasakyan kahit dahan-dahan lang tayo guys. Yan, malapit na tayo ng county guys. Paikot na lang tayo. May mga shop na rin pala dito. Yan. Yan guys. Ang gaganda ng bahay dito sa Narantan. Peace road na pala guys. Kaya mahal na yung lupa namin yan. May mga corn dito. May magagandang mga bahay. Yan dito sa Narantan. One day, one time, next time. Titira rin kami dito guys sa Narantan na to. Sa lugar na to titira rin kami guys. Kasi yung anak ko gusto niya next time mag
paggawa ng bahay dito sa Narantan. Kaya ayaw namin ibenta yung lupa namin, guys, dito. Tingnan nyo ang daming mga shop. Kaya magtitiis kami. Total may bahay pa naman kami. Ayan, guys, dito na. Ayan, tingnan nyo yung daming bahay dito. Ayan, guys. Punta tayo sa lupa namin. So, walang ganong sasakyan. So, naka 100 lang ako. Ayan, oh, walang ano dyan. Dito lang sa kabila. Nahawakan ko, guys. Oh, hanggang dito lang pala yung ano, yung Peace Road. So, hanggang dito yung Peace Road, guys. Dito lang. So, ayan. May tindahan na rin dito. Ayan. Ayan, guys. So, pakita ko sa inyo mamaya, guys. Ayan. Peace Road hanggang dyan lang. Half, half, half. So, okay. See you later, guys. Nandito na tayo sa aming lupa. Ayan, oh, may ano, may nagtanim ng ano, ng corn dito. Ayan. Guys. Ayan. Tingnan natin sa kabila. Ayan, may nagtanim dito ng ng corn. Ayan, guys. Ewan ko kung kaninong corn yan. Ayan. Yung dito naman, empty la, ano to, guys, may iba yung may-ari nito. Ayan. So, yun, maganda na yung bahay na yan. Pinataasan yung bahay na yan. Noon maliit yan, ngayon pinataasan. Ayan, guys, magagandang mga bahay na dito sa Narantan. Ang daming bahay na dito. Marami nang nagpapagawa ng bahay dito, guys. Ayan, oh. Siguro yung nagtanim ng corn na to dito sa lupa namin ay yung umuupa dito sa bahay na to. Gurong yun eh, yung babae gurong. So yan, may mall din sila dyan o tinakpan. So yan, guys, update ko sa amin at saka may mga bahay dito. Ayan, o yan. May mga bahay na dito. Ang dami ng bahay dito sa Narantan, guys. Ang tagal na namin din hindi nakapunta. May mga bahay dito. Mga neighborhood ko to dito. Neighborhood yan, yan. At saka dito rin yan. Yan ang neighborhood namin. Yan, guys. So, hindi pa ito naka espalto. Ito na lang ang kulang. Hindi pa naka espalto. At saka yan, guys, may ano, nagtanim na ng palay dyan. Yan. Hanggang ito, may wiri nito papunta doon sa pauwi, papunta sa bahay namin, guys. Dito may ano, shortcut road. At saka dito yung main road hanggang dito. Hanggang dyan sa may mama na yan, yan na lang, guys, ang ano, ang hindi pa na espaltuhan. Pero kaunti na lang, kaunti na lang ang hindi na espaltuhan. Ayun, doon sa may bike na yun. O, hanggang doon na lang, guys. Yan dyan, o. Yan, yan. Actually, lahat naka-espalto na yung road dyan. Yan na lang. Ang ganda ng view dito sa Narantan. Pag winter, masarap dito tumira. Yan, guys. So, yan. Dami mga bahay na dito. Ang ganda. Ang ganda na ng bahay sa Narantan. Ayan, oh. May ano doon, oh. Bird. Anong bird kaya yan? Yan, di ba? Ayan siya. Maraming nagtatanim dito. Basta, ito rin, lumang bahay siguro to dito. Lumang bahay ito. Dami ng mga bahay dito, guys. Sandali lang mag-ikot tayo ng konti. Maglakad tayo ng konti. Di ba? Sabi ng ano, babae doon na binayaran ko ng ano, nasa ward office, no. Sabi niya mahal na daw yung lupa dito, mga 45 lakhs to 40 lakhs, ganun. Yan, guys, oh. Ang daming mga bahay, di ba? Sige, guys. At ako yung uwi na. Baka umulan na naman. Tingnan niyo kasi doon, oh, ang ano, makulimlim, oh. Oh, yung ulap doon makulimlim, oh, guys.
Uulan dito sa Narantan, uulan na mamaya, guys. Doon sa taas siguro umulan na. So yan, guys. So kaunti na lang, hanggang diyan na lang 'o yung hindi peace, hindi yung ano naka-espalto, yan na lang, guys. O, kaunti na lang. Ah, yan, hanggang diyan, oh, diyan sa bahay na kulay green na yan. Ah, diyan lang naka-espalto na, pagkatapos yan na. Ito yan. Yan hanggang diyan. Papunta dito, lalakaran ko mga ilang ano na lang, guys. Ilang kilometer na lang. One or two kilometer na lang. One kilometer na, wala na. Wala nang one kilometer. Iaano rin daw ito. Iispaltuhin. Yan. Madali lang. Malapit lang. So, yung mga neighbor ko yan. Neighborhood ko yan, guys. Ito rin neighbor ko yan, guys. Marami akong neighbor dito yan. So, yan ang bike ko. Yan yung St. Mary College, Jaulakil. Ito yung bike ko, guys. Dito naka-parking. So, okay. See you later. Bye-bye. Nandito na ako sa bahay. Ito, kumakain ako, guys. Ay, naku po. Lag ang aking, ano, camera. Dito na ako, guys. Kumakain na ako sa bahay. Galing pala dito sa bahay, guys. Papunta ng Narantan, doon sa lupa namin ay mga 5 to 6 kilometer. Yun, tinignan ko, guys, 5 to 6 kilometer pala. So up and down is 12 kilometer. Bore ba niya? Di meron kaya. Kaya. Makain ako, guys, kasi galing kami ng simbahan. Pagkatapos umuwi dito sa bahay, sabi ko sa kanila magluto ng kanin at saka ulam. Pagkatapos, pag dating namin dito sa bahay, kinuha ko yung bike ko, pumunta ulit ako ng Narantan para magbayad ng tax sa lupa namin. Ang mura pala dito yung pagbayad ng lupa, guys. Siguro, nabanggit ko na doon sa isang video ko, na ano lang ang binayaran, 105 rupees. Ilan taon na yun? 10 taon. Mura lang pala ang tax. So ayun, hindi ko na iminit yung ano. Sabi ng asawa ko, iminit daw yung relatives nila. Ayun, hindi ko na iminit. Natutulog siya doon sa tindahan niya. Hindi ko na ginising. May kurta siyap kasi siya doon. Hindi ko na iminit. Nakita ko natutulog. Pinabayaan ko na. Umuwi na ako dito sa bahay kasi nagugutom na ako. So ito yung ulam ko kayo. Yung pork. Minarinit ko na ito nung isang araw. Tapos niluto ko kahapon. Tapos yan, hanggang ngayon, oh, nilagay lang naman sa fridge, di ba? Masarap. Masarap siya. So, ayan, guys. So, yung lupa namin doon sa Narantan, ipapamana ko yun sa anak kong lalaki. Papamana ko kay Ayan. Sa anak ko. Itong bahay na to, guys, na tinitira namin, papamana ko sa anak kong babae. Hati-hati na silang dalawa. Nakakatuwa, no? So, yung ibang lupa namin, guys, yun ang pensyon namin mag-asawa. Pag tumanda na kami, guys, yun ang gagamitin namin, pensyon. Maggagala kami ng asawa ko. Maggagala kami. Diba, guys, ang saya, no? So, dalawang taon na lang, matatapos na rin yung pag-aaral ng anak ko. So, balak ko rin na yung anak kong babae, balak kong papuntahin ng ibang bansa.
after ng 2 years ng ano niya, college. Sabi ng tatay niya, huwag ko raw papuntahin ng ibang bansa, pero papupuntahin ko siya kasi para maka-experience siya kung ano ang buhay sa ibang bansa. Kahit ano lang guys, mga 3 years sa doon, 4 years, maka-experience lang siya ng buhay sa ibang bansa. Papapag-aralin ko doon sa ibang bansa. Kaya sa Pilipinas, mag-aral siya sa Pilipinas, tingnan ko lang. Tingnan ko guys kung ano, pag natapos na pala yung, pag natapos yung ano niya guys, yung college niya, yung plus 2, sinasabi na plus 2 yung second year college, pag natapos siya, kukuha siya ng, papakuhanan ko siya ng IELTS, tapos yun, magde-decide ako kung sa Pilipinas siya mag-aaral o sa Europe siya mag-aaral guys. Yun ang balak ko, yun ang nasa isip ko. Katulad yung anak ko guys, ano na siya doon sa ibang bansa, 4 na taon na itong July 5, 4 na taon siya doon. So hindi pa siya umuwi, ayaw pa niyang umuwi, baka nag-iipon ng pera. Tapos ng pag-aaral niya ng 3 taon, so nagkuha uli siya ng, binigyan siya uli ng visa ng 3 taon guys. Yun. Maghintay na lang ako sa anak ko. Siguro pag natapos niya doon ng 3 taon uli, baka umuwi na ng Nepal. Magbakasyon. At saka nga pala guys, ano, shout out nga pala lahat na aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers guys. Thank you so much sa panonood ninyo at saka sa mga bagong mga subscriber. Maraming maraming salamat sa inyo guys sa pag-subscribe sa akin. Thank you so much, shout out sa inyong lahat. At saka doon nga pala sa nagpasakay sa amin ng car, shout out sa iyo by Pravin, by Pravin by Kisi, shout out sa iyo. Sabi niya sa amin na mayroon daw siyang restaurant doon sa Australia, Sydney. Ang restaurant niya ay sushi. Shout out sa iyo by, at saka God bless sa shop mo, sa restaurant mo doon sa Australia. I hope one day makapunta kami doon sa restaurant mo. Kumain ng sushi. Thank you so much Pravin Kisi for the car ride from the Pilot Baba to Bhaktapur Chok. Thank you so much, bye, shout out. Dahil alam nyo guys, kung hindi kami nakasakay ng, kung hindi ako nagluloko kasi ako noon, sabi ko sa anak ko tsaka sa pamangking ko, magkaganon tayo, magta-thumbs up tayo, tapos sasabihin ko na pasakayin kami ng car kung sinong may available. Tinitingnan ko guys sa likod ko kung sino ang may car na walang pasayero sa likod. Tama-tama naman na yung dalawang mama pala yun, hindi ko natandaan, sabi ng anak ko at saka yung pamangkin ko, nung papunta kami sa taas, papunta sa zipline, sa kalahati na ng Pilot Baba way, ay sa way ng Pilot Baba guys, papunta na kami sa taas, nandoon pala yung dalawa na yun, nagsisigarilyo yung ano, yung may-ari ng sasakyan. Tapos yun ang nagsabi sa amin na huwag kayo pumunta ng left kasi
may landslide doon, bawal. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi kami pupunta doon sa may landslide. Sabi niya. Sabi ko, napupunta kami dito sa may zipline. Eh, sabi niya, okay, dito lang kayo. Huwag kayo pumunta doon kasi hindi maganda yung daanan. Sabi ng mama na yun. Diba guys, Good Samaritan. Tapos, hindi namin alam, pagpabalik, siya pa rin palang masasakyan namin. Ang saya. Kasi, kumakain ako nun ng noodle, guys. Kurkure. Kumakain ako ng kurkure. Tama, padaan sila sa likod. Tapos, nung malayo na sila ng konti, sabi ko, pasakay naman kami. Sabi ko, ganun, pasakay. Ganun, no? Umistop. Akala ko, kakausapin nila yung may dalawang babae at saka lalaki naglalakad din sa harapan namin. Tapos, nung sinabi ko ganun, tapos pasakay, ayun, pinasakay kami, uminto sila. Kami pala yung hinihintay nila. Sabi ko, napapagod na ako sa kalalakad. Ayun, pinasakay kami. Bait, no? Shout out kay Pravin Kisi from Australia. Shout out sa'yo, bae. You are Good Samaritan. Okay, mga kabayan, hanggang dito na lang. Magtatapos ang ating story. Shout out sa inyong lahat. Sa mga bago kong subscriber, uulitin ko ulit. Shout out sa inyong lahat, sa aking mga subscribers, aking mga viewers, kung sino man kayo, alam nyo na, yan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking vlog. Ano, kahit paminsan na lang ako mag-vlog, guys, okay lang. Nagpapasalamat lang ako sa inyo lahat dahil hindi kayo nagsasawang manood sa akin. Bye-bye, I love you guys, namaste. Mabuhay Philippines, mabuhay around the world. God bless everyone.